And I'm back here, Sharon, at ngayon naman i-share ko sa inyo yung aking mga paboritong alahas na madalas kong sinusuot sa ngayon. Siyempre, minsan meron din tayong mga favoritism, di ba? Although marami tayong mga gusto, meron talaga tayong mga pieces na yun ang gusto, paulit-ulit nating sinusuot, di ba? Kahit sa damit. Naman, sa alahas naman, ito yung mga paborito ko sa ngayon. Siyempre, yung aking LV-inspired na earring, which is, inspired by the original, of course, pero ito ay 18 karat gold, solid gold, siyempre, hindi siya peke. At itong Tiffany-inspired, of course, hardware necklace. At itong aking LV na terno sa hikaw, yan ang aking mga paborito at marami pang pieces. So, i-share ko sa inyo itong aking bangle na may diamonds at 14 karat lang ito. Pero tingnan mo, di ba kakulay niya 18K tapos 14. Pero I know there's a slightly difference sa colors, pero baka in the future makagawa ako ng content ng mga different, kasi meron din akong 24 karat, meron din akong 21 karat. So ipapakita ko sa inyo yung mga diferensya niya sa susunod na mga vlog ko yan. Kaya sana vlog sana mag-subscribe kayo at hit the notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako. I know hindi ako masyadong masipag mag-upload, pero pag nakikita kong maraming nagsasubscribe, then syempre sisipagan kang mag-upload more at gumawa ng more content, di ba? So sana support me sa channel ko, at God bless you all for supporting. So ito ay aking nabili sa sanglaan dito sa Amerika. Let me check the i-check natin yung, so yeah, 14.4 gram siya. Mabigat, at saka syempre may bato nga siya. Ang bato niya talaga real diamond yan. Kasi syempre yung sanglaan, hindi naman sila tatanggap ng hindi talaga diamond, diba? Pero pag sinangla mo to sa sanglaan, hindi nila titimbangin lahat. Ibabawas nila yung karats ng diamond. Tapos yung gold lang ang bibilhin nila. Or yung gold lang ang pwede mong isangla, yung content ng gold itself. Yung diamond, kahit gano'ng kalaki, ibabawas nila yung karat doon sa bigat ng gold mo. Yun ang problema. Lugi tayo sa diamond. Kasi dito talaga, kahit sa US, kahit sa Pilipinas, I know, walang value ang diamond. Ang mahal-mahal niya, pero wala siyang value pag bininta mo dun sa, or sinangla mo sa Pilipinas, or kahit dito. Maniwala kayo sa hindi. So nabili ko to siguro mga 900 plus sa pawn shop. So one of my favorite, kasi nga parang maliit lang siya, tapos alam niyo yun, may bato, 'di ba? Ayan, oh. 'Di ba, kasi small lang ang wrist ko. So tamang-tama lang siya. Yan ang one of the favorite na alas ko. At saka marami pa yung mga bigay ng asawa ko. Syempre, ito ang sinsing na nabili namin matagal na, ilang years na rin. So, meron akong engagement ring na hindi ko naman nasusuot, nandito lang. Pero ito yung pangalawa. Nasira na nga yung bato kasi madalas ko siya noon nasusuot sa bahay, tapos nabangga-bangga. So, parang nabasag na yung diamonds niya dito. Yan. So, yan ang paborito ko dating isuot. Ngayon, actually, hindi na. Dahil nga, nag-worry ako sa mga bato na magkalaglagan na, no? Tapos, ito, paborito ko rin to. Ito yung Tiffany Dior. Actually, Dior-inspired siya. So, paborito ko rin siyang isuot ngayon. Yeah, panoorin niyo yung mga nakaraang vlog ko, makikita niyo rin 'to. Finlex ko 'yan kasama nito. So panoorin niyo 'yan. Tapos ito rin, paborito ko rin siya. Ito naman yung earring na Dior inspired din, pero ito nakita ko talaga yung Tiffany merong ganitong talagang design, at pearl nga lang siya, hindi siya gold, pearl. Pero syempre ginaya nila yung pearl na yun, ginawa naman nilang totoong ginto. So, ganyan yung side niya.
At ito is nasa 6 to 7 grams to. Mabigat-bigat siya. Nabili ko to sa Japan. Made in Japan siya. Pero Japan, ang shipping niya to US is around $60 to $65. So, sa shipping palang lugi ka na kasi nga ang mahal, di ba? Dahil nga, dun lang ako nakakita ng seller na nagbibenta nito. At ang seller na yan, nabanggit na rin niya ni Princess Mendoza sa vlog niya. Yan yung aking binilhan nito. Siguro I will include the link sa Facebook page niya, no, pag nakita ko. So, i-check nyo na lang yon. At ito, paborito ko na rin siya ngayon talaga. Kakabili ko lang din ito this year. Although 14 karat lang siya, pero hindi mo halatang 14 siya. Kasi parang kakulay lang din ng 18K. Pero ito, pag sinuot mo kasi siya, syempre ang ganda, di ba? Ayan, oh, may lawit-lawit siya. Tsaka ito mabigat. In fairness, mabigat siya. Hindi siya ampaw. Mabigat yung bar niya na ganyan. So, paborito ko rin siya. Kaso nga lang, parang hindi siya bagay eterno sa mga malalaking necklace na kagaya nito. Next, ang aking paborito rin sa ngayon is ito. 14 karat din to. Nabili ko siya sa London Gold, kagaya nung huling nakita nyo, kagaya nito. 14 karat London Gold. Ito mukhang mabigat pero ampaw siya. Yan. Ampaw. Paborito ko rin siya sa ngayon. At syempre, ito. Paborito ko rin to. Ito dati talagang wear ko araw-araw nung wala pa ako nito. Ito kasi bili ng asawa ko sa akin. Regalo niya. Mother's Day yata yun. So, dahil nga uso rin yung mga coin-coin ngayon eh. Yung mga, alam mo yun, yung mga sino nga to? Si Elizabeth. Coin yan ang mga uso ngayon, di ba? Ito kasi 24 karat. Pure, ano to? Pure talaga to. 99.9. So, malambot siya. Pero, pwede mo pa rin siya pang araw-araw yung mga kwintas. Okay naman sa araw-araw yan. Huwag lang yung sing-sing. Kasi pag sing-sing, nade-deform talaga siya. So, one of my favorite. Kaso lang, hindi ko siya pwedeng i-layer. Kasi, tingnan nyo naman yung kulay. Magkaiba, di ba? Parang ang pangit. Gold. Gold na gold siya. Tapos yung mga 18K mapuputla. Lalo na Saudi, di ba? Parang iba yung kulay niya talaga. So, parang hindi siya bagay, di ba? Siyempre, minsan babagayan mo rin naman yan. At, ay! Ayan, nalaglag. At ito rin, paborito ko rin to eh. Ito naman yung Dior-inspired din na earring. Mga bilog-bilog din yan. Nauuso kasi mga bilog-bilog ngayon eh. So, yan, isa rin sa paborito ko. Ito kasi pwede mong suotin pag gusto mo siya ng maliit at gusto mo siya ng malaki, di ba? Tapos, ano pa ba? Ito rin. May paborito ko rin to. Ang dami kong paborito, no? Lahat sila paborito ko. Ito, gusto ko rin to. Diba? Simple lang kasi. Tapos may umuuga-uga dyan sa tenga mo na parang ano. Tapos ito naman sa sing-sing. Yan. mahilig talaga sa bilog-bilog, diba? Oh, bilog-bilog din siya. Pero ito, tricolor siya. So, gold, white, gold, and then the rose gold sa gitna. So, mahilig akong magsuot dito ng sing-sing eh. So, dyan talaga yan siya. Tapos, ito medyo gusto ko siya talaga ngayong suotin yung nail ring. Kaso lang, ito kasi ampaw. Tapos, ang dami na siyang dent dito. Kasi nga, ampaw. Yun ang mahirap. Oh, may cutix. So, yun ang mahirap kasi nga. Dahil nga, ampaw. Pag ampaw, syempre, ang tendency niyan, matutupi yan. Kahit yung mga ganitong earring, pwede itong mayupi. Pag nabunggo, hikaw naman yan. Bihira naman siguro mabunggo yung tenga mo, di ba? So, ito, favorito ko rin yan na isuot kasi ito binigay ng asawa ko noong Valentine's Day. Kaya parang gustong-gusto ko rin siyang sinusuot. Tsaka kasi may lawit-lawit siya. Tapos, ito, 21 karat to. Yan, favorito ko rin siya ngayon. At dati, marami akong mga gustong pinagsusuot. Pero ngayon, hindi ko na sila masyadong nabibigyan ng pansin. So, dapat talaga binibigyan din natin sila ng pansin, di ba? Para maging ano din, pantay ang pagtingin,
di ba? Pantay ang pagtingin natin sa kanila. So sa ngayon yun lang talaga yung mga paborito kong sinusuot. At yung iba na neglect ko, pero hindi naman ibig sabihin na neglect sila is ibibenta ko na sila or didispatch ako na sila, di ba? So nandyan pa rin naman sila. Ito madalas kong sinusuot. So parang masasabi ko na rin favorite ko rin siya kasi nga ito lang naman talaga yung mga bangle ko. At saka ito, di ba? Pero ito talagang paborito ko. So ito, lagi ko lang sinusuot pero tinatanggal ko rin naman pag matutulog ako. So yun lang, mapapakita ko sa inyo. At alam ko yung mga ibang jewelry ko, inisa-isa ko na yan. So kung gusto nyo i-check yan, I have the English episode. So ito, Tagalog. Kasi syempre, Pilipino tayo, alam mo yon. At alam kong mas madali tayong makapag-communicate sa Tagalog, di ba? But I have those English videos, guys. That if you, kasi ako mahilig ako talagang manood ng mga jewelry, haul, jewelry, yung mga sinesearch ko talaga dyan, yung mga jewelry, may jewelry collection. So, kahit na yung mga iba, yung mga Indian jewelry, talagang pinapanood ko yung mga collection nila. Kaso mahirap lang dahil hindi ko sila maintindihan. Although they're sharing maybe how they got the jewelry, how much is the gram, but because they're talking to their own language, hindi ko sila maintindihan. Pero I still watch the video kasi nga gusto kong makita yung mga pieces nila. So dito naman, I have English version para sa mga English na people, like because nasa America ako, di ba? Pero syempre, gagawa rin ako ng Filipino content para sa ating mga kababayan, di ba? Kasi Filipino ako, Filipina ako. So guys, sana mag-subscribe kayo at mag-hit ng notification bell para sa ating mga future videos. So God bless you all. Bye!